Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Huminto ang isang mamahaling Chevrolet van sa mismong harap ng entrance ng isang 6-story building. Pinanatili ng driver na buhay ang makina ng van. Nilingon ni Mrs. Montales ang manugang ni si Chrisette na dinaanan nito mula sa clinic na obigay niya. "Are you sure you can take the long hour drive, Chrisette?" tanong ni Mrs. Montales sa manugang, who was heavy with child. 8 buwan ang nasa tiyan niya. "Baka matagtag ka sa biyahe." Ngumiti si Chrisette at sinulya pa ng sister-in-law ni si Almy. Ang asawa niyang si Clark at ang asawa nitong si Levy ay magpinsang buo. Katabi nito sa upuan ng 5 taong gulang na anak na lalaki. Nasa mukha rin ni Almy ang pag-aalala. "Baka mapaanak ka nang wala sa oras niyan," wika nito. "I'll be fine," paniniyak ni Chrisette. Nakangiti at hinahaplos ang tiyan. "Para namang hindi ako sanay sa biyahe pa uwi ng Capistrano." "Oo naman," patuloy ni Mrs. Montales. "Pero hindi sa kalagayan mong iyan. Sana sumabay ka na lang kina Clark at Levy sa yate kahapon." "Ma, kailan ba naman ako sumakay sa yate? Pakiramdam ko'y lagi ako naduduwal at nahihilo. Kung sumabay ako'y aalalahanin pa ako ni Clark. Eh may mga bisitang ine-entertain ang dalawang lalaking iyon." Hindi na kumibos si Mrs. Montales at tinanaw ang asawang si Isagani palabas ng Montales Building kasamang kapatid nitong si Alonso at ang asawang si Marietta. "Everybody's here?" nakangiting sabi ni Alonso at nilibot ang mga mata na kabuuan ng van. "You're doing fine, Chrisette, iha?" "Yes, Dad," sagot niya sa biyan ng lalaki. Pumuwesto na rin ang mag-asawang Alonso at Marietta. Habang daan ay walang pinagkukwentuhan ng magkapatid na Isagani at Alonso Montales kundi ang isang multi-million joint venture project with Japanese businessmen na nakatakdang mangyari. Ang anak ni Almy ay nilalaro ang 15-inch tall na Optimus Prime, transforming the robot into battle vehicle. Tahimik ang mahabang oras na biyahe patungong norte. Huminto lamang sila upang mananghalian sa Fort Ilocandia. Pagkatapos, isandaling namili sa duty-free ng hotel at muli nagpatuloy sa biyahe. "You aren't tired?" si Almy kay Chrisette, a bit concerned. "Just a little," nakangiting sagot niya. "But nothing to worry, I feel comfortable." Inihilig nito ang ulo sa headrest at wala sa loob ni kinabit ang seatbelt. 4 hours ay walang maririnig kundi ang diskusyon ng magkapatid na Isagani at Alonso at ang manakanakang pagtatanong ng mag-asawa at ang banayad na halakhakan. Everybody was excited for the forthcoming project. Nauna na sa Montales Ranch ang 3 Hapones na makakasosyo nila sa multi-million project. Natahimik ang magkakapatid makalipas ang ilang oras at tila naiidlip na rin. Ang 2 matandang babae kanina pa nakatulog. Ganoon din si Almy at ang anak nito. Si Chrisette ay nanatiling gising. Hindi niya matiyak kung bakit gising siya. Karaniwan ay itinutulog niya ang buong biyahe patungong Rancho Montales. She didn't feel well, but she knew it had nothing to do with the baby inside her. She couldn't explain. Di naman niya ang tiyan. Hinaplos-haplos. Walang sawa hanggang sa makarating sila sa mataas at matalim na mga kurbada sa bahaging iyon ng daan. Malapit na iyon sa Marcos Bridge patungong Cagayan. Pinagsawa niya ang mga mata sa pagtingin sa karagatan at sa matarik na bangin. The sea usually had a bombing effect on her. Subalit hindi sa pagkakataong iyon. Isa iyong winding road at matarik ang kaliwang bahagi ng daan nang mula sa itaas ay makasulubong nila ang isang payloader. Tinutumbok nitong kanang lane nila at walang mapagpilian ang nabiglang driver kundi ang magpreno. "Bakit, Dalmasyo?" agad na tanong ni Isagani Montales nang biglang magising. Kasunod ng ibang mga kasamahang nauga sa biglang preno ng driver. "Anong ginagawa ng payloader na iyan sa hindi niya lane?" si Alonso bago pa makuhang sumagot ni Dalmasyo. "Hindi ko nga po alam, sir," nalilitong sabi ng driver dahil patuloy na tinutumbok sila ng payloader. Ang mga babae nagsimulang magligalig.
Kumabig ka sa kaliwa, Dalmasyo, utos ni Alfonso na napapaangat sa upuan. Mabilis na kinabig ng driver ang van sa kaliwang lane, subalit kumabig din patungo doon ang payloader. Nagmumura na magkapatid na Montales, sumisigaw na ang mga babae. Napilitang huminto ang driver, subalit sa pagkamangha nito ay sadyang susuruin sila ng payloader. Umatras ka, Dalmasyo! Umatras ka! Sigaw ni Alfonso. At kumabig ka pabalik! Ang driver ay natarantat na sindak. Iniatras ang van upang makaikot pabalik. Natitiyak nitong sadyan silang tinutumbok ng payloader. Nakangisi ang driver nito. Si Crisette ay nanlalaki ang mga mata. Napahawak sa tiyan. Nagawang magmaniobra ni Dalmasyo. Subalit bago pa ito makakamyo upang ikabig sa daan ng sasakyan, ay kumalabog sa likuran ng van ang bucket teeth ng payloader. Everybody screamed, at sa loob lamang ng ilang sandali pa ay ang van ay nasa gilid na ng bangin. Ang tili ng mga nasa umikot loob ng van ay nanatili nakakulong sa air-conditioned vehicle. Patuloy sa pagsuro ang payloader. Itinutulak ang van patungo sa bangin. Dumaretso iyon pababa sa mabato at magubat na bangin patungo sa tiyak na kamatayan. Ang driver na sa katarantahan ay hindi makuhang tanggalin ang seatbelt sa katawan upang makatalon sa bahagi nito ng pinto. Crisette was shocked. She would have rolled to and from kung hindi talaga dahil sa seatbelt na ikinabit niya. Oh my God! My baby! Si Almy ay tumitiling niyakap ang anak, subalit nabitawan din ng bumulusok pababa ang sasakyan. Ang dalawang matandang babae nagpapanik at sumisigaw habang sumasadsad sa unahan. Survival! Iyon ang nasa sindak na isip ni Crisette. Hindi para sa sarili, kundi sa sanggol na nasa tiyan niya. Sa nanginginig na kamay, ay tinanggal niya ang strap na nakatali sa kanya. She was a seat near the rolling door. Kailangan niya magmuyapit ng husto upang hindi gumulong at dumausdo sa unahan o tumagilid kaya. Si Isagani na nakita ang manugang ay nagsikap na hawakan nito upang tulungan sa natitiyak nitong iniisip niya. Oh God, you may not save the baby, but you will save yourself, sigaw nito. And yes, everybody, get ready to jump. Gamit ang buong lakas, ay inabot nito ang pinto ng van. Bahagyang bumukas iyon, subalit tumagilid pa kaliwa ang sasakyan at nabitawan ni Isagani ang pinto at sumadsad sa kabilang bahagi ng sasakyan. Subalit sapat iyon upang mabuksan ng tuluyan ang pinto. Si Crisette ay ubos lakas na nanguyapit sa mga upuan. Sumabit ang van sa isang malaking bato. Sinamantala niya ang sandaling paghinto at pag-uga ng van at agad na tumalon. Hustong sumalya ang tagiliran niya sa mga damuhan, ay nagpagulong-gulong na ang van pababa. Then she saw Almy jump too with her son. Subalit matarik na at mabatong bahaging iyon. Walang makapitan na mag-ina at gumulong pababa sa tiyak na kamatayan. She wanted to scream, subalit walang tinig na makalabas sa bibig niya sa matinding sindak. Narinig niya ang pagbagsak ng van sa mga batuhan sa ibaba. Gusto niya mabingi sa kalampagan ng mga bakal. Pagkuway na milipit si Crisette sa matinding sakit ng tiyan, humilab iyon ng malakas. Gumagapang na hinatak niya ang sarili pataas sa madamong bahagi. Sindak na ng laki ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya ang pag-agos ng dugo sa harapan niya. Oh no! Please! Not now! Magkahalo ang luha't dugong umaagos sa mukha niya. Dugo mula sa sugatang ulo. Na kung saan man tumamay hindi niya alam. Halos mapugto ang hininga niya sa matinding sakit. Ilang sandali alam niyang lalabas ang anak niya. Nararamdaman niya iyon. Sa itaas, bumaba sa payloader ang lalaki at pinanood ang kalampagan ng mga bakal na batuhan. Ilang sandali pa ay may owner type jeep na huminto sa tabi nito. Bumaba ang driver niyon. Ang sabi ni boss ay tiyaking walang mabubuhay. Wika nito sa kasama. Isang granada ang inalasan nito ng pin at nakangising inihagi sa pusod ng bangin. Halos kasabay ng pagsabog ng granada sa ibaba ng bangin ay ang pagsigaw ni Crisette. Binubuksan pa lang ang garahe ay bumaba na ng kotse si Alanis. Medyo ginabi siya. Iyon ang huling pagpapraktis nila para sa high school graduation. 1 month to go at magtatapos na siya, valedictorian. At excited siya sa kanyang pagtatapos. Pangako ng mama niya na ipadadala siya sa Amerika upang doon magkolehiyo.
at gusto na niyang makaalis ng Pilipinas sa lalong madaling panahon. Tuloy-tuloy siya sa silid ng ina. Just as she expected, nakaupo ito sa wheelchair at nanonood ng TV. Lumingon si Antonia na pumasok siya. Numiti ito. "Hi, Ma." She planted a kiss on her cheek. "Practice again?" ani Antonia. Nasa mga mata ang adoration sa anak. Tumango ang dalagita. "2 months from now, sasabitan mo ako ng medalya." "Na naman?" Kunwari, naroon ang boredom at kawalang interes sa mukha ni Antonia. Consistent honor student si Alanis. "What a bore!" Kunwari na may bulalas ng dalaga. Sabay na nagtawanan ang mag-ina. "I'm so proud of you, sweetheart," ani Antonia, a little bit emotionally. Then she smiled. "Tamang-tama ang dating mo, Alanis. Nakahanda na ang hapunan." "Ma, baka naman pinagod mo na naman ang sarili mo sa kusina. Hindi ba't ang sabi ng doktor, eh dapat na nagpapahinga ka?" Paalala ng dalagita sa ina. Nitong nakalipas sa taon, eh nagiging masakitin si Antonia. "Hindi naman mahirap ang ginagawa ko, iha. Ang mga katulong naman ang gumagawa at naguutos lang ako," katwira nito. "Magbihis ka na muna at nang makakain na tayo. Nagpaluto ako ng chicken and pork adobo, ang paborito mo. At saka, nagpaihaw din ako ng bangus, kamatis at manggang hilaw. And of course, ang paborito mong asparagus soup." "Wow! Ginutom tuloy ako," aniya. Tumayo ito upang tunguhin ang pinto ng pagkuway ni Lingon ng ina. "Hindi ba tumawag ang papa? Kailan daw siya uuwi?" Nagpaalam ito sa kanila mag-ina 2 araw nang nakararaan. May live-in seminar sa isang hotel resort sa Cavite. Katatawag lang ni Florendo bago ka dumating. "He was checking on you. So worried na gabi na at wala ka pa," napangiti si Antonia. Feeling so lucky na kahit anak nito sa unang asawa si Alanis ay tinanggap at inaring anak na rin ni Florendo. Ang sabi niya ay baka 3 araw pa bago matapos ang seminar. Hindi na kumibo si Alanis at akmang lalabas ng silid na lumitaw ang screen ang mukha ng reporter. At sa likod nito ay isang umuusok na sasakyan sa may paanan ng isang bangin sa may mabatong baybayin ng dagat. "Nag-flash kanina sa noontime show ang balitang yan," sabi ni Antonia. "That must be the full report." Isang van ang sumabog 5 minuto matapos itong bumagsak sa batuhan 50 talampakan mula sa highway patungong Cagayan. Hindi pa matiyak sa sandaling ito kung sino ang nagmamay-ari at kung ilan ang pasahero na naturang van. Hinihinalang hindi isang aksidente ang nangyari dahil sa isang payloader na basa na lang iniwan sa tabing kalsada sa mismong pinangyarihan na aksidente. She turned to the door grimacing. "Pare-pareho na lang ang balita sa araw-araw. Aksidente, krimen, awayan sa Senado, rape, etc. etc. I wonder why you keep on watching the news." Hindi na niya hinintay na sumagot ang ina at tuluyang lumabas ng silid. Makalipas ang mahigit 4 taon, pinagmasdan ni Alanis ang nakahigang ina. May humihiwa sa puso niya habang pinagmamasdan ang sakiting ina. Ilang taon na bang nasa wheelchair si Antonia? 7? 8 years? Hindi niya gustong tandaan ang simula ng pagkakasakit ng ina. Mas gusto na lang niyang isipin ang masasayang araw nilang dalawa. Pinatignan na ito ni Florendo sa iba't ibang doktor. At iisa ang sinasabi, gagaling ito. And she thought, all of them are liars. Dahil ilang taon na, ay ganoon pa rin ang kalagayan ng ina. Higit na lumalala. And she hated to leave her. But she had to. Yumuko siya and planted a soft kiss on her forehead. Bahagyang gumalaw si Antonia, subalit hindi nagising. "I'm sorry, Mama," bulong niya sa sarili. "Ayokong makulong sa bahay na ito, sa lugar na ito. Isa sa mga araw na ito'y babalikan kita." She almost winced sa binabalak niya ay natitiyak niyang higit na matagal na panahon bago niya muling makita ang ina. Banayad at maingat siyang lumabas ng silid. Wala ang stepfather niya. Kahapon pa umalis. May mahalagang meeting si Florendo sa isa sa mga pinuno ng MNLF. Hindi Muslim ang stepfather niya at talong hindi ito kabilang sa mga MNLF. But her stepfather chose to befriend these people. Hindi niya alam kung bakit. Taon-taon ay umuwi siya sa Mindanao.
At lagi na sa airport pa lang sa Switzerland ay naroon na ang mga bodyguards niya upang sabayan siya sa pag-uwi, stopping through different Asian countries na parang bami iniiwasan, and then would fly another plane via Davao International Airport. Tuwing ay nakikita niya ang mga taong iyon na kausap ng stepfather niya, she even hinted that he was supplying those people arms, even money. She had no idea why. Hindi naman anti-government si Florendo. Katunayan, noong nasa Maynila pa sila, hindi mabilang ang taong pumupunta sa bahay nila. At kabilang sa mga iyon ay mga miyembro ng militar, at 5 buwan na siya rito sa Ipil-Ipil. Pinakamatagal sa mga naging bakasyon niya sa nakalipas na taon ay sinustyo ni Florendo na huwag siya mag-enroll sa semestrang iyon, that she spent the next months with her mother. Gusto niyang tumanggi dahil hindi niya gustong sayangin ang isang semestre. Magtatapos na siya sa 2nd semestre kung papasukan niyang semester ngayon. Subalit alam niyang walang mangyayari kung magpoprotesta siya. Besides, she felt guilty dahil ang ina mismo ay dinahilan ni Florendo. Ano na lang daw ba ang kalahating taon? Iyon marahil ang dahilan kung bakit si Florendo mismo ang sumundo sa kanya, at bago sila umuwi, he offered to take her anywhere she wanted to celebrate with some of her friends. Gusto man niya makapiling na matagal ang inay, mahina naman ito, at hindi nakapamamasyal, naiinap na siya, hindi siya maaaring lumabas ng walang bantay. At wala siyang ibang nakikita kundi ang mga tauhan ng ama at ang mga Muslim ng mga kaibigan nito. Mga kaaway ng pamahalaan kung tutuusin. At sa tuwing naroroon ng mga ito'y mahigpit ang bilin ni Florendo na huwag siyang lalabas ng silid, na kahit marahil hindi ito pagbilin ay hindi niya na naisin makita ang mga bisita nito. She hated all of them and scared of them too. Kailangan magkaroon siya ng lakas na loob na kausapin si Florendo na babalik na siya sa Switzerland. Hindi ba lang hindi siya makapag-enroll sa taong ito? Maybe she could find a temporary job while waiting for the next semester. Matagal lang masyado ang bakasyon niya at hindi niya gustong may mga taong lagi na nasa likod niya. Kung may mga kaaway sa Florendo, ay problema na nito iyon. Siya'y wala. Subalit hindi sinasadyay narinig niya ang sinabi ni Florendo kay Antonia na hindi na muna siya pababalikin ng Switzerland, that she had to stay in Ipil-Ipil for some time, maybe a year, and that scared her. Kailangan niya makaalis bago pa siya masiraan ng pag-iisip. That was why she planned her escape. At ngayon ngang wala si Florendo, ay pagkakataon na niya makatakas. Noong isang araw na namasyal siya sa paligid, ay hindi sinasadyang mapalayo siya. Isang mangangahoy ang namataan niya. Na makita siya nagmamadali nitong dinampot ang mga kahoy at akmang lalayo. "Sandali lang po, tatang," tawag niya. Huminto ang matanda at lumingon. "Taga malaking bahay ka ba, ineng?" tanong nito sa local dialect. Agad niyang naisip na ang tinutukoy nito ay ang bahay ni Florendo. Isang matamis na ngiti ang binigay niya upang makuha ang loob ng matanda. "Oho, pero wag muna kayong umalis. Gusto ko makipagkwentuhan sa inyo." "Naku, ineng, hindi maaari." Nagpapanik na umiiling ang matandang lalaki. Mahigpit na pinagbabawal ang makarating sa lupang ito na pag-aari ni Don Florendo. "Sa pangangahoy ay nawala sa loob kong nakarating ako rito. May nabaril ng isang mangangahoy at hindi sinasadyang naligaw din dito." Gusto niya man lumo sa narinig, pero hindi iyon makapagpuwang sa isip niya. Mas mahalaga ang kailangan niya sa matandang lalaki. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Alanis. "Tatang, gusto kong humingi ng tulong sa inyo. Tulungan ninyo ako makaalis sa lugar. Babayaran ko kayo kahit magkano." At mabilis na umiling ang matanda at akma uli na ito. Aalis, subalit nahawakan ni Alanis ang braso nito. Naibagsak na matanda ang mga kahoy na sunog. "Parang awan nyo na, tatang. Kailangan makaalis ako sa lugar na ito." Nagsabi siya ng malaking halaga na bahagyang ikinasinghap ng matanda. Kahit 1 taon nitong mangahoy at magbukid ay hindi nito kikitain ang halagang iyon. "Saan tayo dadaan na hindi tayo mahahapon ni Don Florendo, ineng?" May alinlangan ang tinig na matanda. Subalit nagkapag-asa si Alanis. Nasa tinig nitong interes sa salaping inialok niya. Malaking halaga iyon para sa isang mangangahoy at magbubukid lamang. "Sa dagat, tatang," positibong sagot niya. Tinanaw ng dalagang karagatan sa siwang ng mga punong kahoy. "Sa dagat tayo magdaan. Umupa kayo ng bangkang demotor.
dalhin ninyo sa bayang malayo rito at ako nang bahala. Hindi iisipin ni Don Forendo na ang dagat ang paraan niya ng pagtakas. Ni wala nakakalapit na kahit anong bangka sa nasasakupan ng Don. At iisang sasakyang pandagat lang ang naroroon. Ang Alanis, ang yate ni Florendo. Napapayag niya matanda. Hindi biro ang halagang inialok niya. Nag-usap sila ng araw at oras. Pagkatapos, ay mabilis na bumalik sa pinanggalingan si Alanis. Malayo pa siya'y natatanaw na niya ang dalawang tauhan ni Florendo. Napangiti siya ng lihim. Lalo niyang binagalan ng paglakad at sa may tubig nagdaan. She pretended to be playing with the waves. Malayo na narating ninyo, Miss Alanis. Wika na nag-aalangang tauhan. Magkakagalitan kami ng iyong papa. Wika naman ang isa. Initaan niya ang mga ito. Hindi ako lumalayo. Ilang buwan namang iisang ruta ko, diba? Tumango ang mga tauhan. Masyado kayong matatakotin. Overprotective lang ang papa. Ano ba naman ang mangyayari sa akin dito? Sige na. Alanganing tumango ang dalawang tauhan. Nagpatiunang bumalik, subalit hindi siya hinihiwalayan ng tingin. Nagtagal pa siya ng ilang minuto sa baybayin upang ipanatag ang loob ng mga ito bago bumalik sa malaking bahay. She sighed. She was right when she thought something was wrong nang araw na dumating si Florendo mula sa seminar nito sa Puerto Azul. Nasa silid siya ng ina at ipinaririnig dito ang dictatory speech niya na bumukas ang pinto at bumungad si Florendo. Nakangiti, tila masayang masaya. Nakatawang nilapitan nito si Antonia. Inikot ang wheelchair at hinagkan sa pisngi. Pagkaway nilapitan si Alanis at yumuko at masuyong humalik sa pisngi niya. How are you, my dear? Masuyong tanong nito sa kanya. She shrugged. Okay lang, Papa. Pinapraktis ko sa harap ng Mama ang valedictory speech ko. Kung iminahasyon naman ni Elena o hindi ay nakita niya iglap na nawala ang kislap sa mga mata ni Florendo. Pagkaway nakatawang tinakbayan siya. Alright, ladies. Get dressed and let us celebrate. Sa labas tayo kakain. Ano ang okasyon, Florendo? Nakangiting tanong ni Antonia. Nakikigalak sa kasiyahang nakikita sa asawa. Kailangan bang may okasyon upang iselebra ko ang aking mag-ina? Come on, honey. Sinulya pa nito si Alanis at masuyong nginitian. Sweetheart, hurry up. Magbihis na kayo ng mama mo. She couldn't even smile. Wala siyang balak sumama. Subalit hindi niya gustong masira ang kasiyahang nakikita sa ina. Wala siyang natatanda ang niyayang lumabas ni Florendo si Antonia magmula ng matali ang ina sa wheelchair. While Florendo occasionally dined with her kapag sinusundo siya nito sa eskwela, mabigat ang katawang tumayo mula sa upuan niya si Alanis. Florendo gave her behind a gentle slap, kasabay ang pagsasabing magmandali sila magbihis na mag-ina. Hindi masabi ni Alanis, subalit nararamdaman niya may kakaibang nangyayari. No, you can't. Maaring tanggi ng dalagita sa sinasabi ni Florendo Canla sa kanya ng umagang iyon sa harap ng almusal. Last night, Florendo took them to the finest dining restaurant in Makati. Pagkatapos, inanood sila ng concert ng isang kilalang foreign singer sa FAT. She wanted to enjoy the evening, but she couldn't, but pretended she did because of her mother. Now, her instinct proved her right. I have arranged everything, Alanis, ani Florendo sa hindi mababaling tinig. Nakahanda na ang passport mo. Sa isang pribado at eksklusibong kolehiyo sa Switzerland ka mag-aaral. Kami ng mama mo'y tutungo sa Mindanao. May pagbili ko ng bahay na ito. But why? Protesta niya. Why is this so sudden? Paanong graduation ko? Ang valedictory speech ko? She wailed. Those are just ceremonies, sweetheart. Masuyong wika ni Florendo at inakbayan si Alanis, subalit tinabig ng dalagita ang kamay nito. Pagkaway tila nagmamakaawang nilingon ng ina. Ma, nangako kang kay Tina Narcisa mo ako'y padadala pagkatapos ko ng high school, she said, trying to hide the panic and anger in her voice. Ang tinutukoy niya ay ang matandang dalagang malayong pinsan ng ina na nasa Amerika na naninirahan at isa ng American citizen doon. Florendo, tumingila sa asawa si Antonia. Makikiusap ang tinig upang pagbigyan ng anak. Honey, he said sweetly, too sweetly, para din sa inyo mag-ina kaya ko ginagawa ito. Narcissus too old to be bothered by a teenager. I've been planning this all along.
Alanis is going to the best school and best dormitory. At ang sabi ng mga doktor ay kailangan mo ng bagong environment. Kailangan mo ng sariwang hangin sa tabing dagat. Pagkawa hinawakan ito sa dalawang kamay ang asawa at hinagkan iyon. You can't even begin to know how I was worried about you. Kung paano magagawa ng salapi kung tumayo ka din sa wheelchair at mamasyal na kasama ko. Itinayo nito ang asawa at buong pananabik na niyakap at hinagkan. Antonia was overwhelmed. Tumulo ang mga luha sa mga mata. Thank you, honey. Iyon din ang gusto ko. Subalit hindi ba ito makakapaghintay na tanggapin ni Alanis sa medalya niya? Nalulumong hinagod ng tingin ni Florendo ang mukha ng asawa. The visa came out earlier than I expected, honey. At alam mo naman ang embassy. Nilingon nito si Alanis na sinisikap na huwag sumigaw at tumili. I am so proud of you, my darling. At nasa isip kong ako magsasabit na medalya sa iyo. At ikinalulungkot kong hindi natin mahihintay iyon, iha. Medal couldn't be as important as your mother's health, could it? May katwiran ng papa mo, iha. Ani Antonia kay Alanis na agad nagyuko ng ulo upang huwag makita ng ina ang galit sa mga mata niya. You could still graduate and receive your diploma later. Don't worry, darling. Ani Florendo sa kanya. May sasalubong sa iyo sa airport at dadalhin ka sa isang exclusive dormitory. I'll join you in Switzerland in a couple of weeks after your mother and I have settled in Mindanao, Alanis, he said gently. Titiyakin kong ayos ang kalagayan mo roon. She was beaten. Si Florendo pa rin ang nasunod. Dalawang araw matapos ang pag-uusap na iyon, ay inihatid siya ni Florendo patungong na iya. She was scared. At 16, iyon ang kauna-unahang pagkakataon lumabas siya ng bansa. Kauna-unahang humiwalay siya sa ina. Gusto niyang isiping malaya siya, subalit sa kaibuturan ng puso niya, alam niyang hindi. At ngayon nga, ay ang araw ng usapan nila na matandang lalaki. Kailangang sa loob ng 20 minuto, ay naroon na siya sa tipa ng lugar dahil kung hindi, ay aalis ang bangkang demotor. Hindi iyon kita mula sa kinaroroonan ng mga tauhan ni Don Florendo dahil nasa may paikot iyon ang baybayin. She took nothing but her money. Lahat ng mga iyon ay galing kay Florendo na hindi naman niya magawang gastahin sa lugar na iyon. She hated using his money but she had no choice and she had some savings in Manila na hindi niya nagawang ma-withdraw ng sapilitan na siyang paalisin patungo Switzerland. And through the years, she was sending her bank in Manila money from Switzerland, and it must have earned a considerable interest by now, and that was the only thing Florendo knew nothing about. Nagsuot siya ng jogging pants at tank top, itinali ang mahabang buhok sa likod. Paglabas niya sa veranda, ay nakasalubong niya ang tatlong tauhan ni Florendo. Nagmagandang umaga ang mga ito. Alam na mga ito na rutina niya ang mag-jogging 3 beses sa isang linggo. Sasamahan na namin kayo, Miss Alanis. Halos panabay ng wika ng tatlo. Muli ay ngumiti siya. Wag na, wala naman ang papa. Hindi kayo makakagalitan. At saka, magpapaikot-ikot lang naman ako dito sa malapit. Pero Miss, bye guys, sabihin ninyo kay Aling Tuding na gusto ko ng fried bacon sa breakfast. Kaswal niyan tinalikuran ang mga ito kasabay ng marahang pagtakbo. Hindi na kumibo ang tatlo at may paghangang sinundan ng tingin ang dalaga. Humuhubog ang maganda at bilugang katawan sa suot ng jogging pants. Hindi ko masisisi si boss na pabantayan si Alanis. Abay ako man ang magkaanak ng ganyang kaganda at kaseksi, baka hindi ko palabasin ang bahay. Nakangising komento ng isang tauhan. Baka malaman ni boss na hinayaan natin mag-jogging mag-isa si Miss Alanis. Lagot tayo. Ku, saan ba naman pupunta yan? Isa pa hindi ko maintindihan kung bakit lagi nalang pinababantayan ang anak na para bang tatakas si Miss Alanis anumang oras. Hindi tayo binabayaran para magtanong. At isa pa ilang beses na rin namang namamasyal at nagja-jogging si Miss Alanis na mag-isa ah. Lumingon sa pinanggalingan si Alanis. Natatanaw pa niya sa veranda ang mga tauhan ng ama subalit wala sa kanyang tingin ng mga ito. Iyon ang hinihintay niyang pagkakataon upang makaliko sa kakahuyan. Binilisan ang takbo. Mayroon lamang siyang 10 minuto. Kahit tamaan ang mukha niya ng mga sanga ng kahoy ay hindi siya nagbagal sa pagtakbo. Tatang! Humihingal niyang tawag nang makita ang matandang lalaki na katayo sa tabi ng puno. Aligaga at nasa mukha ang takot at pag-aalala.
Yumuko siya at tinukod ang dalawang braso sa tuhod sa matinding pagod. Hinahabol ang paghinga. Hayun ang bangkang demotor. Itinuro nito ang isang bangka sa pagitan ng dalawang puno. Dalian mo, Ining. Buhay ko nakataya rito. Babayaran mo siya pagkababa niya sa iyo sa kung saang bayan mo gusto. Huwag kayong mag-alala. Tumaas bumaba ang dibdib niya sa paghingal. Wala siyang panahon magpahinga. Inilabas niya ang nakalaang kabayaran sa matandang lalaki. Narito ang pera ninyo. Umalis na kayo kaagad at huwag na uling tutuntong sa bahaging ito ng lupain ni Don Florendo. Salamat, Ining. Mag-iingat ka rin, ha? Habili na matanda at inihatid siya sa bangkang demotor. Ang naroon ay isang binatilyo. Malayo pa sila'y pinaandar na nito ang motor ng bangka. Ilang sandali pa'y sakay na si Alanis ng bangka at palayo sa baybayin. Magkasamang pagod at takot ang dahilan ng paghingal niya. Nilingon niya ang baybayin. Wala na roon ang matanda. Bagaman nakakahinga na siya ng maluwag, ay hindi pa rin maalis sa dibdib niya ang takot. Hindi niya alam kung anong parusa ang gagawin Florendo sa mga tauhan nito. Hindi niya gugustuhin iyon. But life was survival of the fittest. Ang tanging niyang panalangin ay sana hindi malaman ni Florendo ang tungkol sa matandang lalaki. Sana'y maging matalino ang matanda sa paggamit ng salapi upang hindi pa simulan ang usap-usapan at magkahinala ang ama. Anong pinakamalayong bayan ang mapagdadalhan mo sa akin? Tanong niya sa binatilyo. Dipolog po, ma'am. Kanina pa siya nakaupo sa malaking batong iyon sa may baybayin. Pinagmamasdan ang paghampas ng mga alon sa batuhan. Lumalakas ng hangin at malapit nang lumubog ang araw. Subalit ang magandang sunset na inaasahan niya sa tuwing ay wala. May namumuong maitim na ulap sa dako paroon ng kalangitan. Pabagsak ang ulan unang oras. Ang ilang mga taong nasa dagat kanina'y unting-unting nawawala. Nagsiuwi na marahil at nag-iisa na lamang siya roon. Subalit hindi pa rin gustong umalis ni Alanis mula sa kinauupuan. Pinaglalaro ang mga paa sa mga alon na nagsisimula na rin tumalamsik sa katawan at mukha niya dahil unti-unting lumalaki ang mga ito. Muli niyang tinanaw ang karagatan. Nasa dibdib ang panghihinayang. Gusto niya ang lugar na iyon. Tahimik. Hindi kamahalan ng cottage na nakuha niya at hindi dayuhin ng maraming tao ang naiyon. At kahapon ay nakausap niya may-ari ng beach at cottage at tinanong niya kung anong trabaho ang maari niya ma-applyan sa beach resort. Matagal siyang tinitigan ito. Iniisip kung bakit ang isang tulad niya ay naghahanap ng trabaho sa lugar na iyon. She looked rich and classy, maputi at maganda. Gayun may sinamantala ng may-ari ang katangian niya. Tinanggap siya bilang kahera sa restaurant ng resort. Magsisimula ang trabaho niya dapat bukas, unang araw ng buwan. Subalit aakalain ba niyang kahit sa isang tagong beach sa Batangas ay matuntun siya na mahumahanap sa kanya? Kaninang umaga patungo siya sa bayan ay hindi sinasadyang minamataan siyang dalawang lalaki na nagpapakita ng larawan sa mga naroong tricycle drivers. Hindi niya kailangang hulaan kung kaninong mukha ang nasa larawang iyon. Mabilis niya pinabalik sa beach ang tricycle na sinasakyan sa pagtataka ng driver. 2 weeks ago, nasa Cebu siya. Isang araw lang siyang nagtaga sa Dipolog at agad at sumakay ng eroplano patungong Cebu. Subalit natuntun din siya. Ang advantage niya, kilala niyang lahat ang mga tauhan ni Florendo. Nakita niya ang mga ito sa mismo reception ng mumurahing hotel na tinutuluyan niya. At inisip pa man din niyang hindi nila iisipin na sa isang mumurahing hotel siya tutuloy. Tama naman siya, dahil kaya naroon ang mga ito upang doon mag-check-in habang naghahanap sa kanya. Again, maybe her lady luck hadn't deserted her. She made her escape bago pa siya makita ng mga ito. Pinuno niya ng hanging dagat ang dibdib. Tahimik din naman sa pribadong beach ni Florendo sa Ipil-Ipil. Subalit kahit kailan ay hindi niya iyon nadama. Parati na'y tila may panganib na nakaamba. How she wished she could stay in this place forever. Inililipad ng hangin ang buhok niya at ang maalat na hanging dagat sa balat niya nagdudulot na kaginhawaan para sa kanya. Nang kalayaan, but not anymore. Dapat ay alam niyang hindi siya malaya. Kahit kailan ay hindi siya magiging malaya. Hindi titigil si Florendo hanggat hindi siya nakukuhang muli. At natitiyak niyang hindi lang ang mga tauhan nito ang pinakikilos. Maraming kilalang underground people sa Maynila si Florendo. Dati itong senador,
bago nito nakilalang kanyang mama who had been a widow for 3 years. Now it was time to leave again. Wala na ba siyang gagawin kundi ang tumakas? Napapagod na siya. Subalit mangyari na ang mangyari, hindi siya papayag na bumalik sa stepfather niya. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kinauupo ang bato. Lumalaki na ang alon at tatatabunan ng tubig ang batong iyon sa paglaki ng dagat. Humakbang siya patungo sa buhanginan, bit-bit ang sneakers. Nakakailang hakbang na siya nang makita niyang lalaking iyon. Nakatanaw sa nag-aalimpo yung mga alon. Mapaparaan siya sa tabi nito kung magpapatuloy siya sa paglakad. Kung liliko naman siya, iikot pa siya sa maraming niyugan bago makabalik sa cottage niya. Nag-aalangan siya. She slowed down. Tila siya nagbibilang ng mga hakbang sa paglakad. Maari siyang lumiko at umiba ng daan. But there was something in him that made her want to study him. Tahimik ang mukha nito habang nakatingin sa laot. But she had this impression na sa kabila ng katahimikang ibinabadya ng mukhang iyon ay naroon ang kapangyarihan. He was wearing slacks and an expensive black leather jacket. Hindi pang karaniwang suot para sa lugar na iyon na karaniwan ay pantalong maong ang gamit ng mga kalalakihan. Hawaiian polo shirt o di kay kamiseta and shorts. Dapat ay out of place ang lalaki sa lugar na iyon. Subalit hindi iyon ang tingin ni Alanis. Because he seemed at ease with the wild sea, as if he had faced many a storm and weathered them all. Habang nalalapit siya sa lalaki, ilalong lumilinaw sa kanya mukha nito. Probably in his late 20s or early 30s, attractive, ruggedly so, lean and dark, at mailang dipa na lang ang layo nito sa kanya, subalit ni hindi ito lumilingon. Tila ba hindi nito namamalayan ang presensya niya? Patuloy siya sa marahang paglakad. Hindi niya madesisyonan kung sa likod o sa harap nito dadaan. Nang biglang lumingon sa kanya ang lalaki, nakatitig sa kanya. His eyes were dark, katulad ng panahon na tila nagbabadya ng unos. Hello, wika nito. Ang tinig nito ay malalalim at kabigha-bighani. Hi, Ania, with a little smile on her lips. Patuloy niyang pinag-aaralan ang mukha nito and she decided that he was really an attractive man. His hair could use a little trim dahil umaabot na ang medyo shaggy na buhok sa collar ng polo shirt nito. But then, ang medyo mahabang buhok ay bagay naman dito. Patuloy siya sa paghakbang, expecting him to say something more than just hello. May pakiramdam siyang panghihinayangan niya kung hanggang hello lang ang sasabihin ng lalaki. Nasa tapat na siya nito, nang bigla'y tumaas ang dalawang kamay ng lalaki at abutin siya sa matinding pagkabigla niya. In seconds, she was trapped in iron arms. It couldn't be. They couldn't have found her so soon. Wala nakakakilala sa kanya sa bayan at kahit sa ilang tricycle drivers dahil hindi siya umaalis sa cottage nilang dumating siya rito. Sinikap niyang sumigaw upang humingi ng tulong, subalit isang puting panyon tumakip sa ilong at bibig niya. Ang sunod niya na malayan ay ang paghinga niya ng isang kakaibang amoy mula sa panyong iyon. Nawalan siya ng lakas kasunod niyon. Kasabay din ang panalabo ng kanyang paningin ay ang takot. Matinding takot. Hindi niya kayang imulat ang mga mata. Nakaririnig siya ng marahang paggalaw at pag-uga. The movement was familiar. Nasa yate siya. Natitiyak niya iyon. They had sailed many times aboard. Alanis, fear gripped her. Nahuli siya ng mga tauhan ng stepfather. At ngayon naglalayag sila pabalik na Mindanao. No, hindi niya gustong bumalik sa ipil-ipil. Gusto niyang bumangon subalit kahit yata daliri niya ay hindi niya makuhang igalaw. Sunod niyang narinig ay mga tinig. Mahaba pang oras bago tayo makarating sa Capistrano. Ayoko muna magising siya, a deep voice said. Capistrano? What and where in the hell was Capistrano? Umungol si Alanis subalit walang lumabas sa lalamunan niya. Narinig na niya ang tinig na iyon, pero walang mahagila pang isip niya kung saan niya narinig at kung kanino. Muli nadama niya ang matinding takot. She tried to speak, to say something. She wanted to scream at her captors, but she was too weak. She couldn't even open her eyes. Sa halip ay isang ungol ang kumawala mula sa kanya. Shh, it's alright. She heard the soothing voice. Habang ang isang kamay nito ay banayad na dumadama sa noon niya.
Pinapahid ng palad nito ang mumunting butil ng pawis na gumitaw sa noon niya. Nang biglay makadama siya ng tila tusok na aspire sa kanyang braso at muli nahulog siya sa kawalan. Dahan-dahang tumayo si Clark mula sa pagkakaupo sa gilid ng katre. Inihagis ang heringilya sa trash bin. Pagkaway tinitigan si Alanis. He couldn't forget the fear in her eyes as she lost consciousness. Ang takot ay kasama na sa buhay ng tao, kahit na sino. Subalit iba ang takot na nakita niya sa mga mata ni Alanis kanina sa beach. Marahil dahil lang gumante ito ng bati sa kanya, ay naroon ang inosentang kuryosidad. Wala kahit na anong takot sa mga mata nito, nangitian siya ng dalaga. Gumuhit lamang ang takot sa mga mata ni Alanis nang malaman nitong nahulog ito sa isang patibong. One moment there had been a wild beauty about her. Inililipad ng hangin ang lampas balikat na alon-along na buhok. She was smiling. Her face is relaxed. Nang sumunod na sandali, tila siya isang dagang nahuli sa isang mousetrap. Hindi niya gustong gawin iyon, pero wala siya mapagpilian. Kailangan niya si Alanis. She looks so helpless, he said almost to himself. There was something about her that needed protection. Yes, she should have been protected from him, from them. The irony of life. She is helpless, sang-ayon ni Levi, a little bit amused. Clark was stressing the obvious. We drugged her. Muli siyang yumuko at pinahid ang butil ng pawis sa noon ng dalaga. Pagkaway nagbuntong hininga. Hindi gustong bigyang pansin ng guilt na nagsisikap umahong sa dibdib. Humakbang patungo sa pinto ng yate at lumabas. Tila may pumupukpok sa ulo niya. Napakasakit. Nanunuyo ang bibig at lalamunan niya. Sinikap niyang imulat ang mga mata. And it took her too much effort bago niya nagawang magmulat. Ano ang nangyayari sa kanya? Nananakit ang katawan niya at hindi niya makakilos. Itinuon niya mga mata sa kisame. Natitiyak niyang wala siya sa inuupahang cottage sa beach resort dahil puti ang kisame niyon. At ang namulatan ng kisame off-white, natuon ang mga mata niya sa isang malaking bintana. Mula roon, inakikita niya ang liwanag ng araw. Ang natatandaan niya paggabi na nang tumayo siya mula sa bato at biglang nagbalik sa isip ang alaala. Ang lalaki sa baybayin, the man with stormy black eyes, at ang yate. She mustn't have been dreaming na maramdaman niya nakasakay siya sa isang yate, at lalong wala rin siya sa silid niya sa bahay ni Florendo. Oh God, where was she? Sino ang lalaki sa beach? Bagong tauhan ni Florendo? O isang corrupt militar na nasa payroll nito? He must be. His height and build suggested that he was. She tried to move but failed. There was pain all over her body. Gising ka na pala. The voice was deep and kind. Pero hindi iyon ang tinig na una at huli niyang narinig bago siya nawala ng malay. Sa kabila ng pananakit ng katawan, ay sinikap niyang tumagilid upang makita kung sino ang nagsasalita. Then she moaned as pain came piercing through her head. Huwag ka munang kumilos, the man said gently. Inabot ang isang baso sa mesita sa tabi niya. Inumin mo ito. Makakatulong ito upang mawala ang pananakit ng katawan at ulo mo. Muli ay bumangon ng takot sa dibdib niya. Baka muli na naman siyang mawala ng malay. Subalit sinisikap niyang kalmahin ang sarili. At kahit marahil tumanggi siyang inumin ang anumang nasa basong iyon, ay wala rin mangyayari. Wala siyang lakas para manlaban. Tinitigan niya ang lalaki. Hindi iyon ang nakatagpo niya sa beach. But they had the same determined jaw. And he was as attractive as the first man on the beach. Except that this man was bigger and perhaps a couple of years older. Inumin mo ito, utos ng lalaki sa banayad na tinig. Bahagya siyang itinaas mula sa pagkakahiga. Gustong tumanggi ng isip niya, subalit tuyo ang lalamunan niya at nauuhaw siya. Inabot niya ang baso. Malamig na tubig iyon at binalak niyang ubusin ang laman ng baso, subalit pinigil siya ng lalaki at inalayo ang baso. Tama na muna iyon. Wika nito at may kinuhang kapsula sa mesita. Take this and I will allow you to drink a little more. She pressed her mouth shut. Water was one thing. Subalit ang hindi mo kinalang gamot ay ibang bagay. Come on, banayad nitong sabi. Tila siya batang hinihimok na inumin ang isang gamot sa sipon. It will make you feel better.
where's my stepfather? Her voice croaked. Tila ba napakahirap gawin para sa kanya magsalita. Your stepfather? Ulit ni Levi. Yes, inutusan ba niya kayong kunin ako? Hindi naman namin alam kung nasaan si Florendo sa mga sandaling ito. But rest assured, notice had been sent to him that you are going to be our guest here for some time. At wala siyang kinalaman sa pagdala namin sa iyo rito, Alanis. You know my name, Ania, sa namamaos na tinig. But rest assured, notice had been sent to him. You are going to be our guest here for some time. At wala siyang kinalaman sa pagdadala namin sa iyo rito. Inulit niya sa isip ang sinabi ng lalaki. They were not his stepfather's men. Maliban na lang kung nagsisinungaling ang lalaki. But why should he do that? And since he knew her name, she wasn't kidnapped by mistake. But of course, Alanis. He smiled, a charming smile. In another circumstances, she would be charmed. Now, be a good girl and take this. She shook her head, kept her mouth shut. This won't hurt you. Kung gusto ka namin patuluging muli, ay hindi na kailangan pilitin pa kitang inumin ito. Magagawa ko iyon nang walang kahirap-hirap. I promise, this capsule will ease the pain in your head and body. Napatitig siya rito. He had a point. They could easily drug her again. She took the capsule at inabot mula sa lalaki ang tubig and swallowed it. That's a good girl, wika nito. And how Alanis hated that indulgent smile ang tila batang pagturing nito sa kanya. Mamaya lang, makadarama ka na ng ginhawa. She moistened her lips dry. Sana ko naroroon. Mahalaga pa bang malaman mo kung nasaan ka? Kasing halaga ng dahilan kung bakit inyo ko dinala rito. Nasa isang pribadong rancho ka sa norte. Why? It made no sense. Isa kang panauhin ng mga montales sa loob ng ilang araw. Panauhin? Napabangon siyang bigla. Itinukod ang dalawang siko sa kama. Sa ganitong paraan ninyo, muli naroroon ang kirot sa ulo niya at napangiwi siya. Relax, Alanis. Hinawakan siya nito sa mga balikat upang ihiga muli. Up close, the man was really handsome. Her kidnappers are good-looking men, not the stereotype that you saw in the movies. At gusto niyang tabigin ang kamay nito, ngunit alam niyang wala pa siyang lakas para gawin iyon. Calm down. Walang mananakit sa iyo rito. Ibig mo bang sabihin? Inang higit pa sa pananakit na nadarama ng katawan ko ngayon? Ganoon ba? Sarcastic kong sabi niya. Nawala ang ngiti ng lalaki. I'm sorry if we had to drug you, pero iyon lang ang tanging paraan upang tahimik ka naming madala. Nasaan iyong isang lalaki? She said tightly. Nagsalubong ang mga kilay ni Levi. Sandali nag-isip. Sinong lalaki? Iyong lalaki sa beach? The one who chloroformed me? Ah, yes, tumangutango ito. Ang pinsan kong si Clark. Clark Montales. Sa kanya ang bahay bakasyunang ito. Humakbang ito patungo sa pinto. Magpahinga ka, Alanis. Nasa silid na ito ang lahat ng kailangan mo. Exert my freedom. Tuya niya. Put it that way. But just as I said, I'm sorry. Ang sabi ng lalaki bago pinihit ang doorknob. Wala ba akong bantay? O tali kaya? She said sarcastically. Hindi ka ba nag-aalalang tatakas ako? You can't escape, he said matter-of-factly. There's no way you can. Don't ever try. You will only end up hurting yourself. There was no threat in his voice. Tila pa nga paalala iyon. Akma na ito magbubukas ng pinto nang muli siya magtanong. Anong pangalan mo? Pahabol niyang tanong. Levi. Levi Montales. Tuluyan na itong lumabas ng silid at marahang isinara ang pinto. She would have asked for more information. Subalit nakalabas na ang lalaki. Isa pa'y natitiyak niyang hindi iyon magsasalita na higit sa kailangan niyang malaman. It must be that man, Clark. Iyon ang gusto niya makausap. Iginala niyang paningin sa malaki at magandang silid. Kung sa ibang pagkakataon, she would have appreciated the room. Pero hindi sa oras na iyon, kung saan sa palagay niyang iyon ang kulungan niya. Nasa isang pribadong rancho siya sa norte. Kung saan man iyon ay hindi niya alam. But she couldn't be very far from Lawag or Pagudpod, could she? Pinagana niya ang isip sa kung saang bahagi siya ng norte. The farthest could be Batanes. Montales, kung kilala siya ng mga ito, ay dapat na kilala na rin ang pangalan niyon.
pero sumakit na lang muli ang ulo niya ay wala siya natatanda ang pamilyar ang pangalang iyon sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata, sinisikap na tiisin na pananakit ng ulo at ang takot na nararamdaman sa maaaring dahilan kung bakit siya naroroon. Sleep claimed her again. Kung gaano katagal nakatulog si Alanis ay hindi niya alam, subalit nagising siya sa pamilyar na tinig na iyon. Kumusta na siya? Nararamdaman niya na sa tabi lang niya ang nagsasalita, sa mismong tabi ng kama niya. Si Clark Montales, natitiyak niya. Gusto niyang imulat ang mga mata. Gusto niyang makitang muli ang lalaking iyon. Gusto niyang malaman mula rito kung bakit siya narito sa rancho ng lalaking ito. Ilang beses niyang tinangkang makalaya mula kay Florendo. And she almost made it. Subalit nang dahil lang sa isang hello, ay naglahong lahat iyon. And she wanted some answers, but she could only silently moan in frustration dahil ni hindi niya kayang imulat ang mga mata. She'll be fine when she wakes up. Si Levi, natitiyak mo ba? Bakit wala siyang ginawa kundi matulog? Alanis could sense genuine concern in his voice and she wanted to scream. Wala sa lugar ang pag-aalala ng lalaking ito. Ito ang may kagagawa na nangyayari sa kanya at sapilitang dalhin siya rito. Believe me, Clark, sleep is the best thing for her. Pagising niya, ay mawawalan lahat ang mga pananakit ng katawan at ulo niya. Magugutom siya at maghahanap ng pagkain. A moan escaped from Alanis' lips. She was trying to open her eyes but couldn't. What's wrong? That was Clark's voice in worried tone. Sinisikap niyang gumising, but she couldn't. Not yet. Nararamdaman ni Alanis ang palad sa loon niya. The same hand that first soothed her. Clark's hand, and it was gentle. Pero hindi niya gustong bigyan ng pansin iyon. How could a kidnapper's hand be gentle? Ano ang sabi ng doktor tungkol sa drugs? Si Clark uli, ang mga matay nakatitig sa mukha ni Alanis, who kept moaning softly, hating the feeling of helplessness, hating the man beside her. Just as he told you, it was absolutely safe. I double-checked, so quit worrying. She's going to be fine. Alright then, si Clark. Tumayo, tinitigang muli si Alanis. Tiyakin mo na sa kanyang lahat ang mga kakailanganin niya. Be sure to give her all the comfort she needs. Pero hanggat hindi natatapos ang lahat ng ito, ay tiyakin mong hindi siya makakasagabal. And treat her like a glass. Hindi matiyak ni Clark kung bakit idinagdag nito ang huling sinabi. Glass, umangat ang mga kilay ni Levi. I don't want her broken. Iyon ang huling narinig ni Alanis bago siya ulit hilahin ng antok. Mag-uumaga na nang muling magising si Alanis. Nababanaag niya ang araw mula sa blinds ng mga bintana at wala na rin ang pananakit ng ulo niya at kumakalamang sigmura niya. Nagugutom siya. Levi was right. Subalit hindi niya gustong intindihin iyon. Mas higit ang pagnanais at makatakas ang nasa isip niya. Bumangon si Alanis. Nakaramdam ng pagkahilo. Sandali niyang pinalipas iyon bago tinungo ang tukador at tinitigan ang sarili sa malaking salamin. Napangiwi siya. She looked like a ghost. Dinampot niya ang brush at anyo magbabrush ng buhok nang bigla siya matigilan. It was her own brush. Niyoko niya ang tukador. Mga personal na gamit niyang lahat ang naroroon. Wala sa loob siyang napalinga at napasinghap siya na makitang naroon ang maleta niya. Maletang binili niya sa Cebu kasama ng ilang mga bagong gamit. Mabilis niya itong nilapitan at binuksan. Naroroong lahat ng iilang mga gamit at damit niya hanggang sa underwears. Galing sa cottage niya si Clark Montales. Inayos at inimpake ang mga gamit niya. Efficiently. And suddenly she was terrified. Ang takot at galit ay magkasamang umahon sa dibdib ng dalaga. Sino ang lalaking ito? Why was she abducted? Anong nagawa niya? Nag-init ang sulok ng mga mata niya, subalit pinigil niya ang mapaiyak. Mas pinili niya ang magalit. Pahablot siyang kumuha ng tuwalya mula sa maleta at pumasok sa banyo. Hindi niya matiyak kung gaano nakatagal ang suot niya. Kung ilang araw na mula nang sapilitin siyang kuhanin sa beach. Kung sa ibang pagkakataon, she would have admired the spacious bathroom with its old rose, pink and maroon tile combinations. Pero wala siyang panahon doon. Abalang isip niya sa maraming katanungan. Tinimpla niya ang tubig sa bathtub
at kung gaano siya katagal na naglunoy doon ay hindi niya matiyak bago siya lumabas at nagpalit ng jeans at t-shirt. Then she headed for the door. Pinihit niya ang doorknob. To her surprise, it wasn't locked. You can't escape. You will only end up hurting yourself. No, hindi siya naniniwala roon. Paglabas niya sa hallway ay wala ring tao. Siguro ganoon na lang ang tiwala ng mga itong hindi siya makakatakas. Nagtuloy-tuloy siya sa dulo kung saan ang liwanag mula sa sumisikat na araw ay naglalago sa French door. She didn't hesitate to open it and walked out onto a small terrace na sa dulo ay isang paikot na hagdan pababa. Malamig na hangin pang umaga ang humaplos sa mukha niya. At natanaw niya sa dulo pa roon ang asul na dagat. Looking down, she realized she was on the second floor. Then she saw him, mailang metro mula sa Teresa, sa ilalim ng isang palm tree, tulad kung paano niya ito unang nakita. Nakatanaw si Clark sa karagatan na tila ba nag-aabang na darating na unos. Without any second thought, mabilis niyang tinungo ang hagdan at nagmamadaling bumaba at lumakad patungo sa kinatatayuan ni Clark. Subalit hindi pa siya nakakalayo sa hagdan, ay may isang lalaking mahigpit na humawak sa mga balikat niya. "Saan ho kayo pupunta, miss?" Magalang itong tanong. He was one of those men who were strategically placed around the place. On instinct, she reacted. Isang malakas na siko at malakas na sipa sa paan nito ang ginawa niya. And to her surprise, bahagya lang naapektuhan ng lalaki. Totoong naiwala niya sa mga balikat niya mga kamay nito at napahakbang paatras. Subalit hindi niya naitumba ito tulad ng inaasahan niya. Napalingon na si Clark nang marinig ang tanong ng tauhan nito. Kumunot ang noon nito nang makita si Alanis. At bahagya nagulat sa nasaksihang ginawa ng dalaga. Nang akmang hawakan ng lalaki si Alanis, ay malakas ito nagsalita. "Hayaan mo siya." Iyon lang, at tumalikod ang lalaki at bumalik sa pwesto sa ibaba ng hagdan. Alanis almost ran to him in anger. "I want you to explain why you brought me here." "Gising ka na pala," wika nito. Minsan lang nakita ni Alanis ang mga mata nito bago siya nawala ng malay. Subalit hindi niya makalimutan iyon. Deep, powerful, at kasing itim ng isang dumarating na unos. "No thanks to you and the drugs you used on me." Nanginginig ang tinig niya sa galit. "Who are you and why have you done this to me?" Ang akmang pagsagot ni Clark ay napigil ng paglapit ng isang lalaki mula sa likod ni Alanis. Tinanguan nito ang palapit na lalaki. "Problema, Clark." Mabilis na lumingon si Alanis. Sa likod niya, isang lalaking marahil ay nasa 25 ang edad. Boyishly handsome. "Another bodyguard?" Tuya ni Alanis. Siya si Brian, isang kaibigan ng pamilya. "Wala akong pakialam kung sino at anong pangalan niya." She hissed, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay sa tagiliran. To keep herself from hitting him, she could easily do so. Tulad ng ginawa niya sa lalaking humawak sa mga balikat niya. Lingit sa kaalaman ni Florendo, she had studied martial arts while in college, pero hindi niya nagawang gamitin iyon kay Clark sa beach dahil hindi niya iyon inaasahan. "At dapat lang na magkaroon ka ng bodyguard dahil hindi ka nakatitiyak sa maaari kong gawin sa iyo," idinagdag niya. A faint smile appeared Clark's lips. "If that was a threat, I'll ignore it." She wanted to scream at him, subalit pinigil niya ang sarili. Walang kahihinatnan kung gagawin niya iyon. "Sabihin mo sa akin kung bakit sapilitan mo kung dinala rito. Then I demand that you take me back home." Umangat ang mga kilay ni Clark. "Home? Where's home for you, Alanis? Sa Switzerland? O sa ipil-ipil kay Florendo? Alam mo bang nauna lang kami ng isang oras bago ka muling matunto ng mga tauhan niya?" Bahagyang napasinghap ang dalaga. Napaatras ng isang hakbang. "How did you know that?" "I know everything about you and your parents, Alanis." Walang kaemo-emosyong wika nito. Muling tinanguan si Brian. "Pasabi kay Ninita na ipaghanda siya ng almusal." "Then you planned this whole thing? You kidnapped me for money. How much did you ask Florendo for my ransom? How much?" She almost screamed. Nangingibabaw ang takot higit kaysa sa galit. Kung alam na ni Florendo ang tungkol sa pagkakidnap sa kanya, walang alinlangan na kahanda nitong ibigay ang halagang hinihingi ng kidnapper na ito, magkano man iyon. At babalik siyang muli sa tinatakasan niya. Hindi dapat mangyari iyon. Tataka siya sa lugar na iyon
Ano man ang mangyari, inilingan niya mga mata sa buong paligid. Sa karangya ang nakikita, there was a small wharf at yating marahil ay isang sinakyan nila patungo rito ay nakadaong sa dikalayuan. It was twice as much bigger than Florendo's yacht. Muli niya ibinalik ang mga mata sa lalaki. Did you acquire all these things by kidnapping people and ask for ransom money? Patuyo ni Yang dinagdag. Huminga ng malalim si Clark. Tinitigan at pinag-aralan ng kaharap. Naroon pa rin ang takot sa mga mata ng dalaga, subalit sinisikal na huwag ipakita iyon. Gusto nitong hangaan si Alanis. Had it been another woman, mag-iiyak at mag-hysterical ito. When they snatched her at the beach, iyon ang inaasahan nito sa sandaling magkamali ang dalaga. Subalit wala itong palahon para pag-aralan at arukin ang pagkataon ng dalaga. Higit sa lahat ay ang hangaan nito. She was here as means to an end. Sa loob na nakalipas ng mga buwan, ay plinano nilang mainam ang pagkidnap sa kanya. I haven't kidnapped anyone up until now, and I didn't kidnap you for money, Alanis. Marami ako niyan. Wika nito without sounding conceited. How he did that, Alanis wondered. Tinunguan nitong muli si Brian. Isama mo siya pabalik sa bahay at ipaghanda ng pagkain. Hindi ako aalis dito sa harap mo hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung bakit mo ako dinala rito. Matigas niyang sinabi. I want answers, Matalis. Sasagutin ni Brian ang, no, ikaw ang dapat sumagot sa mga tanong ko. You chloroformed me and brought me here. You will tell me. Muli tinitigan ni Clark ang dalaga. Her chin defiant. Her eyes like wild waves in a stormy night. Tila gusto niyang pagsisihan. Napabaya ang makalabas ng silid si Alanis. Marami siyang iniisip upang guluhin ang babaeng ito. You're stubborn, Alanis. Don't you know that in one lift of a finger, I can easily drug me again? Umiling ang dalaga. Gumuhit ang takot sa mga mata. You can't do that? Clark grinned silently at the fear in her eyes. Yes, he could have easily drugged her again if she proved to be a nuisance. But he wouldn't do that again. Odd. But he wanted to reach her, to tell her that he wouldn't harm her. Pero mayroon siyang pakiramdam na sa sandaling mahawakan niya si Alanis ay hindi niya kakayanin ang tila boltahe ng elektrisidad na gagapos sa kanya. Tulad ng una niya itong mahawakan sa beach, nang ang malambot na katawan ng dalagay panawa ng malay sa kanyang mga bisig. He almost couldn't withstand the jolt of electricity that he received. Higit pang ipinapakita niya, gusto niya itong abutin at dalhin sa kanyang dibdib to erase the fear in her eyes. No, hindi niya gagawin iyon. Don't be alarmed, he said gently. You will not be drugged again. Tinanguan itong muli si Brian. Alanis felt that he was dismissing her at hindi gustong umalis ng dalaga sa harap ng lalaki hanggat hindi nito sinasagot ang mga tanong niya. So she asked again, why did you kidnap and bring me here, Montales? He sighed. Hindi ko ginawang mag-isa iyon, Alanis. May mga kasama ako. Kasama? Ulit ng dalaga. Huwag mong sabihin sa akin iyon. Dahil wala akong ibang taong nakita sa beach kung hindi ikaw. At walang ibang taong nagpaamoy sa akin ng pampatulog kundi ikaw. He took a deep breath at atubiling tinanguan si Brian. Brian, pakisabi kay ni Nita na dalawa na kaming kakain ni Alanis. Dinala siya ni Clark sa isang veranda na may bilog na mesang ratan na napapaibabawan ng salamin. Ang mga upo ang ratan ay may soft cushion in flowery paint. At ang kinalalagyan nila ay nakatanaw sa buong paligid. If she was on holiday, she would be mesmerized by the beauty of the place. Subalit isa siyang kidnap victim. At sa pagkakatanaw niya sa buong paligid, ay noon lamang niya napansin ang iilang kalalakihan sa iba't ibang dako. Kakaiba sa mga tauhan ni Florendo, ang mga lalaking ito'y disente ang kasuotan. Hindi mo pagkakamalang may armas na dala. May mga dalang walkie-talkie ang mga iyon. Para saan ang mga lalaking iyon? Para bantayan ako kung tatakas? Sarkastik ang tanong niya. In a way, yes. Tumingala ito sa palapit na matandang babae at si Brian. Ninita, si Alanis, isa siyang panauhin sa rancho sa walang takdang araw. At si Brian, pamangkin siya ni Ninita. Brian smiled at her shyly. Pagalit siyang umiwas ng tingin. Kumusta ka, iha? Nakangiting bati naman ng matanda. Inihain ang sariwang prutas sa mesa. Kumain kang mabuti, iha,
at sana'y magustuhan mo rito sa rancho. She kept her eyes on the table. Gusto niya maghisterya, sigawan si Clark. Ipinakikilala siya nito sa mga kasambahay na tila ba kaya siya naroroon ay dahil sa isang social call or that she was invited as a guest. But good manners prevailed. She raised her eyes. Isang pilit ng ngiti ang isinagot niya sa matanda at nagpasalamat ng salina nito ng brewed coffee ang kanyang tasa. Pagkatapos ay tumalikod na itong muli. She was hungry. Ang huling pagkain niya ay ang tanghalian bago siya nakidnap ng hapong iyon at nakaharap sa kanyang isang magandang almusal. Hindi niya alam kung tamang pilitin niya si Clark na sagutin ang maraming katanungan sa isip niya. She didn't want to push her luck, subalit hindi niya mapigil ang sarili. How long have I been here? And how long will you keep me here? Ito ang pangalawang araw mo sa rancho. Simpleng sagot ni Clark, tinimplahan ng kapit humigop. Kung hanggang kailan ka rito, ay hindi ko matiyak. Depende. Depende saan? She asked. Sinisikap huwag lumabas ang galit sa tinig. Sa tingin ni Clark, ay parang babaeng tigre ang dalaga. Nakahandang kalmutin ang mukha nito, anumang sandali. Kung nalaman nito agad na nagising ang dalaga, ay hindi ito nakalapit sa kanya ng ganoon kadali. Levy or Brian would have taken care of her. At ngayon, ay wala itong pagpipilian kundi harapin ang dalaga at sagutin ang mga tanong nito. Kumain ka muna, Alanis. I know you're hungry. She tried to meet his eyes, subalit una siya nagyuko ng ulo. Tinititigan siya nito sa paraang sa pakiramdam niya, eh wala na siyang sekretong natitira pa. Tell me, Alanis, please, awat ni Clark sa anumang sasabihin niya sa mariing tinig. Everybody was treating you like a guest in this house. You can walk freely around the ranch when I could have confined you in your room, feed with bread and water. At dapat kitang pasalamatan doon? Ganoon ba? Kahit paano? Yes. Dahil iyon ang ginagawa sa mga hostage victim, diba? He said tightly. He should have done exactly that. Iyon ang binalak nilang gawin ni Levy. Not that she will be fed with bread and water. Of course not. Iyon lamang na nakakakandado siya sa silid niya. Subalit, hindi nito maunawaan ang sarili kung bakit binili na nito ang lahat na hayaan siya makalabas sa silid niya. Ituring na panauhin, bagaman huwag hayaang makaabala sa mga plano nila. He sighed, "All right, I promise to tell you everything you want to know after we eat, okay?" He smiled, and that simple smile had softened his face. And to Alanis' amazement, she couldn't help the sudden leaping of her heart that she started to curse herself. Tahimik silang kumakain at sa pagkamangha niya ay nakaubo siya ng dalawang tasang kape, dalawang pancake at isang malaking hiwang papaya. Nasisiyahang lumapit si Nanita. Nagustuhan niyang inihain mo, Nanita, si Clark, smiling faintly. I didn't know I was that hungry, ang nahihiyang sabi niya, hindi tumitingin kahit na kanino. Magsabi ka, Iha, kung anong gusto mong iluto ko para sa iyo mamayang tanghali. Wika nito nakangiti sa kanya. Bibihirang magkaroon ng bisita si Clark rito at nagagalak akong hindi ka katulad ng ibang babaeng tumilmil kumain. Hindi po ako namimili ng pagkain, she said. Hindi niya makuhang pati sa matanda ay magalit siya. She looked and sounded kind. Pagkuha ay inisip niya kung ilang babae na naging bisita ni Clark sa rancho at tila may himig ang sinabi ng matandang babae. Agad niyang binura sa kaisipan iyon. Wala siyang pakialam kung ilang babae man ang dinala ng lalaki rito sa rancho. Thank you, ani Clark na makalayo si Nanita. Kumunot ang noon ng dalaga. Puzzled. For what? For being nice and polite to Nanita. She was like a mother to us. And I don't want her offended. At alam ko nagpipigil ka ng galit. Hindi mo itinago iyon kay Brian. Hindi niya mapigil ang pagkamangha. Her kidnapper proved to be a caring man. At bago pa siya makapagsalita na maanghang, ay tumayo na si Clark. Let's take a walk, anyaya nito. Tumayo siya sa likod ng silya niya at hinila ito nang tumayo siya. Umismid siya. Such good manners for a kidnapper. Such childish manner for a woman, ganti ni Clark nang umiti. Lalo lamang iyon nagpagalit sa kanya. She clenched her fists tightly behind her. Nagpatiuna si Clark at sumunod naman siya. Ano nga ba ang matutuklasan ni Alanis, mga kafelisidad? Dapat pa siyang magalit? Or dapat siya magpasalamat kay Clark? Kaya naman,
Abangan!